Papuro isang Nissan Urban van. Ano sa ating mga kakail? Yan lang ako siya sa may Horibaw, sir. Ta? Horibaw. Holy Cross. Horibaw. Ta? Horibaw, sir. Pwedeng ano sir? Sige, pwede nyo naman pagkita nyo. Pwede yun. Pwede sir. Mga puro, alamin natin may mga kung ano yung pwede isa. Sir, kumala sir, kasi tatawagan ko muna si... Pag hindi ka sumunod, arrestuhin ka na namin, ha? Papamedical ka namin. Pag nagmamaneo ka, nakainom ka. Hindi pa sir, kasi... Anong hindi? O gusto mo, magkaalaman tayo totoo. Ngayon lang po, sir, pero... O kaya nga, gusto mo, magkaalaman tayo. Sir, tatawagan lang po natin si Eric, sir. Hindi naman po sa sumasagot eh, yung kabinero ko. Nagpatigit ko na lang kasi. Mga puro, para sa akin, hindi ito nakainom. Lasing talaga. Tura pa lang ni Kuya eh. Lasing siya. Hindi siya basta nakainom lang. Pag-araya na lang. Mukhang umiinom pa rin pala currently. May alak pa dun sa ano. Uy! Ayos ah! Parang soft drinks lang. Purong pagmamahal. What is up guys? Pao si purong pagmamahal na puro continuation ng ating operation. With regards to health protocol mga puro, we're implementing SP 2957. So dahil nga patuloy na tumataas yung kaso ng COVID mga puro, eh patuloy din tayong ano ngayon, nanguhuli na ulit ng mga hindi nag-face mask at mga improper wearing of face mask. Alright mga puro, dahil nung unang upload natin, day 1 na operation natin, eh maraming comment na bakit hindi mo na warningan, ano, mga ganyan. Mga puro, tatlong taon na alas yung, ano, COVID. Ayun, nahuli si madam. So mga puro, mom, I'm not sure, ano, pero para sa akin, hindi na uubra yung warning, mga puro. Alright, mga puro, operation natin, isama natin kay FTDM. Team na leader natin today, Officer Cortez. At sama rin natin ang DPOS. Joint forces yan mga puro, DPOS Assured, GTO at SID. At meron lang tayo pupunta ang sitwasyon dito na mukhang nag-iinom na yata. Puro may nahuli tayo na tanong natin. Papamedical natin yung pagkagal niya. Nakita sa mata. Asa yung alak? Sir, nandun ako yung sir. Kalakaw niya? Sir, may picture din ako yung sir. Yung handle natin is routine basic. Ay, pwedeng naman tayo. Ay, sir. Mga puro, isang Nissan Urban van. Ay, sir, yung mga kakail. Yan lang ako siya sa may Horibaw, sir. Ta? Horibaw. Holy Cross. Horibaw. Ta? Horibaw, sir. Pwedeng ano sir? Sige, pwede nyo naman pagkita nyo. Pwede sir. Mga puro, alamin natin may mga kung ano yung pwede sir. Pwede sir, kumala sir, kasi tatawagan ko muna si... Pag hindi ka sumunod, arrestuhin ka na namin, ha? Papamedical ka namin. Pag nagmamaneo ka, nakainom ka. Hindi pa sir, kasi... Anong hindi? O gusto mo, magkaalaman tayo totoo. Ngayon lang po sir, pero... O kaya nga, gusto mo, magkaalaman tayo. Sir, tatawagan lang po natin si Eric, sir. Hindi naman po sa sumasagot eh, yung kabinero ko. Nagpatigit ko na lang kasi. Mga puro, para sa akin, hindi ito nakainom. Lasing talaga. Tura pa lang ni Kuya eh. Lasing siya. Hindi siya basta nakainom lang. Pag-araya na lang. Mukhang umiinom pa rin pala currently. May alak pa dun sa ano. Bakit yung alak? Uy! Ayos ah! Parang
soft drinks lang. Parang soft drinks lang yung ano, yung alak ni boss. Ito yung alak. Alak positive boss. Ah, yun, sabi ni bossing na dito daw bumili ng ano, alak na. Parang soft drinks lang itsura. Dito na. Andun na, hete. Anong natin dyan, sir? Alamin natin mamaya kaya ako super test kung ano. Dapat ko ma-turnover ko sa ano? Ma-turnover sa traffic? Kasi lasing na lasing, oh. Papananggal natin. Kayo na lang, gala. Delikado yung ginagawa mo, sir. Magadamay pa tayo niyan. Pakilabas po yung registro nyo. Pakitingin lang po ng registro nyo. Ano po, sir? Oh, kaya nga, patingin ako, lasing talaga to. Hindi ba sa nakainom lang, ano, boss? Lasing talaga sa lasing, ano? Wala sa ano. Ay, mga puro, alamin natin mamaya kung anong gagawin pagkaganda si Kasin. Alamin natin kay... Bossing, matanong lang, ano bang initial violation ni Bossing? Ba't siya na... Sir, ang dami niya pong violation, sir. Pao. Nahuli po namin, nag-iose po. Kasi may dalang red horse na beer. So, yun. Wala rin pa isma, sir. Alright, so yung pala initial violation ni Bossing, kaya siya nasita dahil wala sa face mask. Bike lane din dito, sir. And also, yes, bike lane. Dapat pagkasabihan namin na ano, bawal sa bike lane. Paglapit namin, napasin agad na ano, na nakainom, saka iba yung salita niya. Medyo talutal na. Tapos, kaka-interview namin sa kanya, nakita namin, may baon pa siya na ano, na siguro, redder siguro yun, naka-strap pa, naka-plastic. Ano, na-picturean nga namin eh. Alright, thank you so much po, Sir Erwin, ng assert, because assert. So yung mga puro, initial violation niya, ang dami, walang face mask, naka-parking sa bike lane. So, ito po yung signage, sa Quezon sa City po, lahat ng bike lane may ganyan. Para lang po sa inyong kaalaman. Patikit ka na. At ang bike lane po sa Quezon City, may mga lugar tayo na may kulay green yung kanyang daanan. And meron yan 2 lines na solid line. Tapos meron pang mga barrier naman. Katulad na ito, walang kulay green na kulay, pero may 2 lines pa rin yan, saka may mga barrier. So hindi nyo po... Birthday mo ba ngayon? Alam ko birthday mo, nag-iisa kang minum eh. Ano hindi, may alak ka pa nga oh. Wala po sir, pag-aray naman na po. Ano bang trabaho mo? Ano lang po sir, Matrayan lang ka lang dyan? Opo, pero pag-aray namin. Pag-aray ka na? Ano ba naman yun? Opo, wala naman na po. Matakatakit ka, ano ba naman yan? Baka may bang ginagawa ka sa loob yan ha? Wala laman yan sir. Walang laman? Oo. Saan ka ba bumili ng alak? Hindi mo naman ang alam sir, yan lang po, sa looban. Ito. Hindi o, sa looban lang po. Looban pa? 10 years. Hindi mo naman po siya matandaan. Patikitan ka na para wala ng problema. Sir? Itikitan ka, tapos tapos yung mga sitel dyan ha. Tapos, saan ka ba nakatira? Sa erot po. Huwag ka nang bumiyahe, nakainom ka o. Pahinga ka muna ha. Opo. Yun. Wala na po ang bayay ngayon. Ha? Hindi na po bibayay ngayon. Dapat umuwi ka na pala. Tama-tama po, umuwi ka na. Pag-arayin na rin po ako. Sige, kumarayin ka na pagkakuha ng ticket. Eh sir, arigloy na natin yan sir. Kaya nga tumusin mo sa dito yun. Ano pinito mo? Narin po sa may linitya ko po sir. Tumusin mo sa dito yun ha? At umuwi ka na pagkatapos. Baka mahal naman po sir. Ha? Mahal naman po. Mas mura nga yan pag ticket eh. Ba't lagi nag-i-pack Wala naman po kayang ano yan sa linya ko po. Wala.
Sayang, 10 years yung lisensya mo. Protocol yan eh, health protocol. O dito po sa inyo, sa Kalusugan. Kalayan. Hindi, sa City Hall lang ang tubos niyan. City Hall. Sa City Hall ang tubos. Kalayaan po. Ah, sa Kalayaan doon. Saan ba yung address ni Sir dito? Pero mga puro 10 years na yung license niya. Bago pa yung license. Ano? Nag-ingin lang po ako sa menu. O, rebounds po ako. Rodriguez. Maraming kayo naman lagi. Pasensya na po, sir, kasi... Ay, address niya mismo. Nag-address ano? Ali, kaya ko mag-drive, sir. Kaya ko ba? O, kaya ko pa yung wins, ha? Kaya ko pa yung wins. Kaya pa yung wins sa akin. Inugang na lang ako sa na ulit. Pagpahinga ka muna, ha? Sir, oo, sir, kasi malapit na, sir. Galing po ako ng ano, ng Santo Domingo, sir. Nag-deliver kayo? Hindi, sir. Galing po ako doon. Mubiyay ka ba? Mubiyay ka? Hindi. Hindi na po, sir. Kasi pag ganitong Monday, hindi na po mubiyay. Ayoko na po. Ano pang harga niya? Wala na po. Pahinga ka muna, pahinga ka muna. Para, ano, baka may delikado pa nag-drive ka pa. Opo, sir. Pero kanina po, sir. Third naman po yung akin, sir. Sir, pero huwag niya naman tikitin yung lihat ako, sir. Kasi... 10 years yan, sir. Alagaan na natin yan, sir. Babalik ka mo sa lisensya mo. Bibigyan ka lang ticket, ha? Kinuha lang yung pangalan. Pero walang ano yun, sir. Cellphone number mo, sir. Hindi, pero walang ano yun, sir. Walang alarm. Cellphone number nyo po. Baka may alarm yan, sir. Walang alarm nga sa City Hall yan, City Hall. City Hall. Anong number mo? Cellphone number? Kung matutubutin. Cellphone number nyo po. Saan ka matutubutin yan, sir? Sa City Hall nga sa Kalayaan Road, tumututubusin. Yung iba na lang muna ang ano, kunuhan mo muna iba, may nangyayari po natin. Nakapuralin natin ang mga... Ha? 0967. 0967. Apa na. Apat lang yun eh, 0967, ano pa? 98. Okay. Kaya nga yan, bilis mo kasi eh. 0967. Ano pa? Alam mo naman. Ano pa? 98. 98? Ha? 1, 2, 4, 6, 8. Dalawa pa? Mas barangay naman yan lahat. 96. Ulitin ko, good morning po, Officer Papa Cortez, Bossing Sanudo, TFTPM, mabuhay po kayo mga Bossing. Bossing, pagkanta sitwasyon po, first time naming maka-encounter, ano? Para sa kaalaman lang ng mga manonood po natin, ano po yung mga possible na mga violation niya? Yung titikit sa kanya is yung drinking in public. Kasi minom siya na, nakuha siya nung hazard. Officer, minom siya sa labas. So, as per sa pinagbilan niya, bumili talaga siya ng ano, ng alak. Sir, pagkaganto, ano po yung parang process niya? Titikitan po ba siya tapos mag-drive pa ulit siya? Actually, tinatry natin kunin yung sa ano niya, sa mga kasama niya para tawagan papuntahin dito just in case na magano. Kasi hindi natin siya pa pwedeng pag-drive ng ano ng nakagalingan na kayo. Delikado. Thank you so much, bro. Officer Cortez, mabuhay pa kayo sa mga muna. Sa mga puro baling gagawin po natin. Eh, as para Officer Cortez nga isa, kinukontakt na yung mga possible na mga din mo. Ka-work niya or ka-pamilya para sunduin siya dito na pwede mag-drive ng sasakyan. Ngayon, tinatanong nga ni Bossing. Mahalaping nito eh. Hindi na lang siya, maulitin ka na lang. Ni Officer Caleb. Maulit na lang ako ng pirma mo. Kung ano daw yung karga. Hindi na lang din ang pirma mo. Naman pala. Hindi pa makate. Ulitin yung pirma mo sa baba. Sir, hindi ako sir. Paano? Sige lang. Sige, pirma mo. Din mo yung ballpen. Din mo. Hindi mo nga makate. Hindi mo nga sa kakapon eh. Dinan mo ah. May mga puro, hindi siya nakain ng basta lang. Lasing po siya, lasing. Boss, magkana yan, boss? Malaki-laki na naman ang ano ko dyan. Hindi, kaya. Sir, ha? Tumusin. Kalayaan namin yun. Gate 3, sa may Divos building po, ha? Saan po yan? May Divos building po, sa Gate 3, kalayaan namin yun. Sa Quezon City Hall po mismo.
Dito sa may bungad? Oo, may bungad. Dito sa may Araneta? Hindi. Sa City Hall, sa City Hall. City Hall ng Quezon City. Sa City Hall. Wala, lasing yun, mga puro. At dito po sa may bungad po? Oo, sa Kalayaan Road, sa City Hall ng Quezon City. Alam mo, circle? Tapat ng circle. Sige, ingat ka. Eh paano, malaki-laki naman po yan sa pinigit ko sa akin. Malaki-laki naman po. Kaya mga puro kinikita nalang si Bossing at din nga ang bitis niya, yung apprehending officer natin, isa sa DPOS. So, ang violation niya po is drinking in public. Yan, hindi dalawang libo. Ay, ano po yung babayaran ko dyan, sir? Wala nakalagay dyan kung magkakabayaran. Kaya mga puro, as per Officer Curtis, hindi tayo alis dito na hindi tumarating yung sundo niya. Alright, mga puro, araw natin. Monday, 9:40 in the morning. June 20, 2022. Saludo at FTTM, DPOS GTO, DPOS SIP, DPOS ASERN. At TFTTM, Officer Cortez. At pinigid natin sa DPOS, sina Sir Erwin, Sir Captain De La Cruz, sina Sir Alex. At marami pa iba. Ang head po dyan sa SIP, si Sir Roger Poresma. At Under One Umbrella, big shoutout kay General San Diego. At siyempre, big shoutout sa ating kating mayorong Mayor Joy Belmonte. Eh mga puro, hindi mo na paalisin hanggat hindi dumarating yung kanyang sundok. Let's go guys! Saludo bossing! Purong pagmamahal. Tara! Ano? Panches! Alright guys, 3-3 lang implementation ng SP2957 mga puro with regards to health protocol. Sama pa rin natin ang DPOS SID, GTO at ASERD. At hindi na nga tayo umabot dahil nga doon sa sitwasyon kanina. But anyway guys, may naiwan doon na officer dahil nga ongoing operation pa rin tayo. So nagpaiwan na lang yung dalawang officer natin doon para antayin yung magsusundo doon sa driver na lasing ano. At eto nga, kakatapos lang dito, hindi natin naabutan. Ah, kasama si Captain Good morning, bossing. Captain De La Cruz, God bless. Thank you po, boss. Thank you. Kasi mga puro, mag-move na tayo. At Dapitan Arcade yung next location natin. Pero tanungin lang natin din si Officer Cortez kung ano nangyari dun sa ano. Nangyari dun sa lasing na driver. Good morning po, Officer Cortez. Boss, may question lang kami, boss. Kasi yung iniwan natin na driver kanina. Boss, bali, ano ba yun? Pinauwi na? Hindi, meron tayong naka-standby pa rin doon na personnel. So, antayin lang yung kanyang relative. Iniwan lang natin yung personnel natin doon, tsaka yung nakainom. Hindi natin kasi siya pwedeng hayaan bumiyay pa rin ng ganun. Boss, kanina yung tinikit sa kanya, yung sa DPOS po, ano, yung parang drinking in public. Natikitan pa po ba siya doon, maliban doon, sa drinking in public? Yun, natikitan siya nung SP2955 series of 2020. Bali, ano po yun, boss? Yung bayan yun yung pag-inom niya sa kalsada. Maliban doon, boss, sa traffic, may ticket pa po bang na... Hindi na natin siya tinigitan kasi yun lang naman yung initial niyang violation. Alright. Thank you so much, bossing. God bless po. Ayan, mga puro, at nalaman na natin. Yun na nga. Tama nga yung ano natin. Yung ating explanation na iintayin yung kamag-anak or katrabaho niya na sunduin siya dun sa area. Alright, let's go, guys. Move na tayo. Alright guys, dito tayo ngayon sa Biak na Bato at corner P. Florentino at nadaanan lang natin, medyo marami yung nakita nating nakababa yung face mask. So tingnan natin kung marami tayo mahuli. Ayan dito mga buro, ano to? P. Florentino, parang emission testing. Tapos yung mga nakapark dito ng mga motorsiklo. Proper wearing of face mask. So again, ang proseso po nito, ingan po sila ng ID para yung details nila yung matikitan, and then isettle lang po nila yan sa Quezon City Hall. At around 300 pesos lang po yan. Hindi naman po kukumpiskahin yung ID.
So any identification ano po, document pwede, any ID kahit hindi lisensya. Pagka dito sa SP2957. Yung not wearing a face mask or improper. Ayan, nag-comply na si Bossing. Tikita na lang ng dalawa. Tama po, may natikitan din dito si Kuya. Isa. At labas ulit tayo ng P. Florentino. Dumiretso na yung team doon. Soon tayo. Okay, kasama natin mga port FTTM, Officer Cortez. Give a shout out sa ating team med Sir Dexter Cardenas at sa DPOS Assert, DPOS SID, and DPOS GTO. May kasama kayo, kasama nyo, Meritin. Alright mga port, mukhang yun lang yung naging concern kasi yung nadaanan natin. Morning bossing, saludo mga boss. Nadaanan natin maraming nakababa na face mask. Alam mo po, may situation tayo na alam natin. Oo nga po eh. Yun lang ang problema. Eh yun nga sir eh. Sa ganong usapan sir, labas ako doon. Kasi ikaw, kaya kita titikitan, may violation ka po. Yung alam ko sir, kaya nga naman nakikigusap naman po ko sir. Yung ginawa po namin, katatapos lang po namin gawin. Sir, kung ngayon taon lang nagka-pandemic, baka mapagbigyan kita. Kaso tatlong taon na tayo nasa ilalim. Sir, ngayon lang kasi katatapos lang kaya nakababato. Sir, talagang... Yun nga, sir. Nasa labas tayo, public place to. Hindi mo pwede dapat ibabayan. Sir, katatapos lang kasi nyo. Sir, tauhugas ko lang sir. Nakempohan ka lang, no? Yun, nakempohan ka lang talaga. Sir, baka nga, humingin ako sa inyo ng pasensya. Sumusunod lang po ako sa bata. Kaya lang, nakatapos lang po. Sige, patingin na lang muna ako ng ID nyo, sir. Ano naman ako, sir? Sige na po. Kanina ka pa nakikiusap, di ka naman nagko-comply. Paano ka magbibigyan yan, di ba? Dahil pagka ganyan, sir, nakikiusap kayo, mag-comply muna kayo. Yung nga, sir. Kaya muna nakikiusap. Sir, may ID po ako. Kaya lang, walang-wala lang taga ako. Nasira na nga po. Ilang araw na nga po wala akong laban. Ilang taon na ho kayo? 53. Magpipipipro na yung taon na to. Nagbatuhubad na. Okay. Mga po, may situation tayo dito na ikinisip si bossing. Piling ko naman. Pagkatawa na sa ito. Kasi dito naman natin natin. Tingnan natin kung makapagbibigyan sa. Sulod naman ako sa batas eh. Kaya lang ano lang talaga eh. Pero bossing, alam niyo naman po na may COVID pa rin po. Kaya nga, kakagadon ko lang o. Tapos lalabas ko lang sa ilalim. Kaya nakababa. Ngayon, usap lang ko namin. Sabi ko nga, iba yung batas din. Iba yung batas sa labas din sa Quezon City. Alam ko, sir, may batas. Thank you, boss, ha? Alright, big shoutout, ano? Siyempre, Officer Bandola. Clay, Rain, at si Clyde. Bossing, asan tayong lugar ngayon? Siguro, boundary na ito lang Quezon City tsaka Maynila. Ito, Maynila. Ah, talaga po ba? Alright, so yan, mga puro tuloy lang tayo ng ano, ng implementation ng SP2957 na health protocol, wearing of face mask. Ay, mga puro, may naabutan tayo dito. Nandun yung traffic na nasa sidewalk na yung mga truck. At medyo kakaiba kasi yung sitwasyon dito, mga puro. Ito Quezon City, ito Maynila. So baka makita nyo may mga nakapark din, hindi nakuha kasi ano po yan, Maynila na po yan. Hindi na po under ng ating area of responsibility. Taibok yan eh. Pero sir, yung ganyan mga motor, okay lang. Oo, okay lang. Yung dalawang truck. Kunin nyo yung truck. Tikita nyo yan, tikita. Ay mga puro, so titikita na lang po ito, obstruction. Yung dalawang truck na naabutan natin dito. Again, mga puro, ano, disclaimer, ito po ay Maynila. Ito ay Quezon City. So, hindi po under the jurisdiction natin ito. So, kung may nakita kayo may mga nakapag dyan, hindi po natin yan sakop. Wala, tawagin yun. Yung mga kabilang nasa, ano, iba dala nila yung tow truck. Tawagin nyo, papunta nyo dito. Pag walang lumabas sa driver. So, titikita na lang po ito. Mas better kung papatiket na lang po sila, mura lang po yung extraction kaysa matawin pa. Dahil napapunta na dito yung kasi na towing units natin mga puro, pati yung MMDA.
request SID, GPO at SIRG. Kasama natin mga puro. Tuloy-tuloy lang ang operation test KTM, officer ko test. Patingin na lang po ng lisensya natin para ma-issue po kayo ng ticket. Hindi po ganyan yung tamang pagpaparada ng sasakyan, sir. Ha? Kailangan yung may daanan pa rin tayo ng tao. Patingin na lang sir ng lisensya para ma-issue kayo ng ticket. Hindi po pwede kasi operation po ito. Ha? Okay lang yung motor, nasa gilid naman yun. So mga puro, ito yung lagi natin na-explain ano, na may parking space naman sila, sana pinasok na lang. Kasi kung ayaw natin na abalas at gastos din yun. Obstruction lang naman po yung ticket mo. Pero pagka nato po, yun yung medyo malaki-laki. So dalawa po sila dito. Alright. Ayan, saludo, Officer Cortez. Yung team leader ngayong araw natin. Bibisara, Officer Baggio, Officer Esteban, Officer Malyari. Ayan, nag-move na yung dito sa Apuro. Tuloy-tuloy lang tayo sa health protocol. At hindi ako nagkakamali, meron pa tayo isang palengke na pupuntahan. Yan yung sa Dapitan. Let's go guys. Tawag natin si Telesin Philippines mga puro. Dito tayo ngayon sa SM Annex 3rd level. Pasalan nyo sila. Taga naman pinagkakatiwalaan natin. When it comes to vlogging accessories, nabili tayo ng battery para sa GoPro natin. At Telesin Philippines, thank you so much. Grabe yung quality at the same time, yung value. Abot kaya. So, big big shoutout kay Boss Harold. Thank you so much bossing. God bless boss. Hanapin nyo lang si Ate Erica pag papa-assist kayo dito. Ayan, sa Telesin Philippines. Thank you so much bro. Ayan, punta na kayo dito guys. Third level, SM North EDSA Annex. Nandito lang sila sa gitna. Yes, puro pagkawahan. Grabe guys, actually, mas matagal pa tong ano, yung buhay na ito kaysa dun sa original battery ko na GoPro. Kaya quality talaga pag Telesin. Ayan, so huwag na kayo magganap ng iba. Meron rin silang ano, Shopee and Lazada store. Telesin PH, Telesin Philippines guys. Ayan. Maraming salamat sa iyo. Walang pababaw. So thank you so much sa walang sound support. Tiwala. Thank you sa Panginoon at ingat kayo palagi. Again, kung walang pababaw. So thank you so much. God bless you. Purong-purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.